Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Rumesponde ang mga bumbero sa isang sunog na naitalang nasa ikalimang alarma sa isang residential area sa Kaliwag, Barangay Pinagbuhatan sa Pasig City nitong Huwebes ng umaga. Nagsimula ang sunog bandang alas 10 ng umaga, dakong alas 11:15 nang idineklarang fire out ang sunog. Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa Private Sector Advisory Council o PSAC upang tugunan ang kakulangan ng nurse, standardize ang sweldo para sa mga professional healthcare workers at ma-improve ang accessibility sa gamot. Inatasan ni Marcos ang PSAC na subaybayan ang mga bagong teknolohiya sa healthcare at pag-aralan ang feasibility ng pagtatag ng remote diagnostic centers. Napag-usapan din ang panukalang Magna Carta for Public Healthcare Workers at Philippine Nursing Act. Gayon din ang mga pamamagitna na ginagawa ng Commission on Higher Education upang madagdagan ang bilang ng mga tagapagturo sa nursing at medical schools. Binigyan din ng update ang Pangulo sa pag-aaral ng Department of Health sa standardization ng sweldo ng mga healthcare workers. Ang Bureau of the Treasury o BTR ay nag-ulat noong Huwebes na ang tumatakbong balanse ng utang ng gobyerno ng Pilipinas ay tumaas sa isang bagong record high sa katapusan ng Pebrero 2023. Base sa ipinakitang datos, ang natitirang utang sa pagtatapos ng Pebrero ay nakatala na sa 13.75 trillion pesos, tumaas ng higit na 0.4% mula sa 13.7 trillion noong katapusan ng Enero. Ayon sa BTR na ang mas mataas na stock ng utang sa ngayon ay primarily due to the net issuance of domestic securities. Sinabi ng Philippine Coast Guard nitong Huwebes, mahigit 20 Chinese at Vietnamese vessels ang namataan mula 16 ng Marso hanggang 21 sa mga karagatan sa paligid ng Sabina at Ayungin Shoal at ng Pag-asa Island sa Palawan. Sa isang pahayag, sinabi ng PCG na nagsagawa sila ng maritime patrol mission sa Kalayaan Group of Islands kung saan nakita ang ilang mga barkong may bandera ng ibang bansa, kabilang ang China Coast Guard vessels at isang People's Liberation Army Navy Type 0568 Changtao II class missile corvette. Nagbigay ng mga radio challenge ang PCG, ngunit walang tugon mula sa mga nasabing sasakyang pandagat. Bianca King, isinilang ang kanyang first baby. Sa isang Instagram reel, ibinahagi ng aktres ang isang clip ng pagpapakita ng kanyang malaking baby bump. Ilang sandali lang ay nakikitang karga-karga na niya ang kanyang baby. Ito ang unang post ni Bianca mula noong unang bahagi ng Pebrero nang i-anunsyo niyang hihinto muna siya sa social media bago manganak. At yan ang pinakahuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alerts. Para sa karagdagang update, i-follow at subscribe sa aming social media accounts, Global Daily Mirror, sa YouTube, Facebook, at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Denise Osorio, magandang araw. Thank you.